natin ngayon is paano tanggalin or mag-DIY ng pagpapalit ng spark plug ng Ford Fiesta 1.5 engine. Unang kailangan natin gawin is tanggalin yung high tension wire. High tension wire ang tawag dito. So, remove natin yung apat na high tension wire para makita natin yung mga spark plug natin. So, pag magtatanggal ka ng spark plug, ang kailangan mo lang tools. Isa, 3/8 set ang tawag dito. So, kailangan mo lang ng extension. And then, number 16mm na deep socket. Connect mo lang ganyan and then lagay mo na siya rito sa spark plug hole natin. So guys, naisalpa ka natin yung extension. Nilagay mo na extension dito. Kubit mo na itong ratchet natin. So dapat counterclockwise ang paluwag. Pag ganito naman, clockwise ang mahigpit. So lagi tatandaan pagkatagal-tagal ng spark plug, kailangan pantay. Okay, pag ganito kaiksi yung extension natin, kailangan ng hawak dito sa area na to. So pag ginawa ka mo ng ganyan, hindi natatagilid yan. So kailangan kasi hindi tumagilid para hindi mabasag yung spark plug natin. So tara, tanggalin natin. Pag naramdaman yung maluwag na, pwede nyo nang kamay. Okay, pagka nakita nyo yung maluwag na, pwede nang hugutin. Ito ang gamitin yung panghugot. Tatanggal na yan. So, ayan, ang ganda ng sunog ng spark plug natin. Pag yan maitim, ibig sabihin, hindi siya nagsusunog na maganda. Number 2, ganong proseso pa rin, kailangan hindi tagilid yung paghawak natin ng same procedure, yung pa rin ang gagamitin yung panghugot. So, number 2, okay, maganda rin yung sunog niya. Wala ka nakikita ang black portion. So, same procedure, counterclockwise pa rin. Okay, maganda rin ang sunog. Number 3. And then the last but not the least, number 4. Okay, number 4, ang ganda pa rin ang sunog, wala kang makikita ang black portion. So, yung tip niya, nag-grip pa, so ibig sabihin, maganda ang sunog ng spark plug natin. So guys, ngayon, natanggalan natin. Check na rin natin yung sunog niya. So, ibabalik ko na yung spark plug natin. So, ito naman, i-tutorial lang kung paano natin tatanggalin ng tama ang spark plug natin ang hindi madadamage. Kasi ito, once na tumagilid ang pagtanggal mo, ito yung ceramic ng spark plug. Itong portion na to, itong white na to. So yan, pagtagilid ang pagpasok mo o paghawak mo ng tools, may possibility pagtagilid na ganyan, mabasag or mabali yung ceramic ng spark plug natin. So, pag yan nabasag at hinugot mo yung spark plug, pumasok yung ceramic sa loob ng combustion chamber. So, malaking problema yan. So, kaya kailangan proper yung pagbaklas kabit natin ng spark plug. So, guys, ibabalik na natin. Muling tinanggal. Okay. Make sure na nahulog siya doon sa pinakambutas na. Kaya ang gagawin nyo, sisilipin nyo muna mabuti. Ayan, kung nakapasok talaga siya doon sa butas. So ayan, nakatayo na yung spark plug natin. Pag nakatayong ganyan yan, ibig sabihin, nakashoot na yan doon sa pinakang butas niya. Okay? So tsaka natin gagamitan ng tools. Okay. Sa pagbabalik ng spark plug or kahit na anong tornilyo na may thread, make sure nyo muna na bago gamitan ng ratchet or ng impact drive sa lahat ng tornilyo or mga ginagawa niyo, kamayin nyo muna, siguruhin nyo muna na kumapit na yung thread niya, kumapit na yung thread at medyo mahigpit na. So, tsaka natin gagamitan ng ratchet natin. Okay, paghihigpit. Paano ba maghigpit? Clockwise ang paghihigpit. So, clockwise. So, ayan. Okay, sa paghihigpit naman, ang proper, ito yung hawakan. So, ito yung portion mo. Dito nakatutok dapat yung knob mo. Yun yung proper na paghawak ng tools. Okay, tanggalin yung gloves ko. Ito, yung knob natin. Ito, dito.
Okay? Okay. So, mahigpit na yun. Huwag niyang hihigpitan ng sobra kasi once na uminit yan, pwedeng manikit yung thread at masira yung spark nut or yung thread ng cylinder head natin. Kaya kailangan sakto lang yung higpit natin. Okay? Number 3. Balik na natin. Ayan o. Gaya niyan, tagilid siya. Pag nilagay mo, tagilid siya. So yun, nakatagilid. Ayan o. Pansinin nyo, nakahiga siya. So kailangan sundutin natin ng konti. Ayan, para gumit na siya. Kita ba? Nakagitna. Ayan, nakagitna na siya. Okay. Same procedure. Huwag munang gagamitan ng ratchet. Kamay muna natin. Damahin natin na kailangan kumapit yung thread natin. Hanggang sa lumapat siya ng bahagya. Okay. Dapat na kasi di na mapihit ng kamay ko. So, ibig sabihin nun, lumapat na yung thread, sumagad na yung thread. Okay. Clockwise, ang proper na paghawak ng tools, eto, dito. Okay? So, isa, dalawa. Okay na yun. Mahigpit na yun. Number 2, same procedure. Laglag natin yung spark plug. And then yan, nakatagilid siya. So, pag nakatagilid, make sure nyo na, ayan o, di siya naka, ano. Ayan, make sure nyo na lagi siyang nakasentro. Ayan yung butas niya, o. Ganyan yung ayun yung butas niya. So, ayan, wait lang. Yan, yan yung butas niya. So, ito, ayan siya, nakatagilid. So, kailangan nating i-sundutin ang daliri. Ayan, pantay na siya. Tsaka nating gamitan ng tools. So, ayan. So, same procedure, kakamayin muna natin bago gamitan ng ratchet. Kahit hindi pa nakapasok na mabuti, ginagamitin na ng ratchet, ang nangyayari, nasisira yung thread ng cylinder head or nasisira yung spark plug. Dalawa lang ang tendency yung pwedeng nangyayari. Okay. And number 1, balik natin. Ganun pa rin ang procedure, silip pa rin kasi hindi naman siya kagad tumatama. Pag sumagad na, saka natin gagamitin ng ratchet. Isa, dalawa. Sa pagbabalik naman ng high tension wire, pag medyo nalito kayo, ito yung pinakamaiksi palagi ang number 4. Okay? Sumunod sa maiksi, number 3. And then ang sumunod doon is number 2. Ayan, kita nyo naman yung haba niya. Hindi sila pare-pares ng haba. And then yung pinakamahaba ang number 1. Okay? Guys, maraming salamat sa panonood. Sana may matutunan kayo sa ating mixing tutorial kung paano magtanggal at magkabit ng proper ng spark plug ng Ford Fiesta 1.5 engine. Okay guys, maraming salamat and God bless everyone.